Kung mga kenyeral, ang motor na nasa harap natin is ang isa sa pinakabago ng Kawasaki, no, ang W175 SE. So yan, so retro bike yung mga kenyeral. So unang kita ko pa lang sa kanya, parang siya parang sundalo, no, kasi sa kulay niya na parang pang sundalo na kulay green. So ngayon tingnan natin ang engine nito. So ang engine nito, ang makina is air-cooled, single cylinder, tsaka naka-carburetor type pa siya mga kainaran. So ang displacement nito is nasa 170cc. So ito siya. So meron siyang max torque na 13.2 Nm at 6,000 RPM. Tsaka meron siyang max power na 13.05 horsepower at 7,500 RPM. So nasa 5 speed na rin to siya mga kainera, no. Tsaka meron siyang curb mass, no, na 126 kilograms. Tsaka itong fuel tank capacity niya is nasa 13.5 liters. So yan yung mga specs na nakita natin, no, kasi bihira lang tayo makita nito. So ngayon tingnan natin yung mga anong meron sa motor na to. So simulan natin sa harap, no. So ito yung tsura ng kanyang harapan. So sa kanyang braking system is disc brake siya mga kainaral. Yan. So naka dual piston na siya, no. Yan. So ang kanyang size ng gulong is nasa 80 by 100 by 17. So napakaangas, no, meron siyang rubber boots dito. Yan. So napakatibay nitong kanyang tapaludo, no. Parang metal at ito siya mga kainaral. So, yung ilaw naman niya is ang headlight is naka mild type, same sa kanyang signal lights, yan dalawa. So kung tingnan niyo dito, may parang lagayan dito ng kanyang plate number, no, sa harap. So itong ano naman niya, mga pindutan is meron siyang high beam, low beam, turning light, tapos busina, naka naked handlebar. Kabila is kill switch, tapos electric start. So wala na siyang kick start, no, kahit na carb siya, kaso wala siyang kick start. So makikita niyo, wala. And then ang kanyang digital, ang kanyang panel gauge is analog pa siya. Yan, so napaka basic lang yan. Odometer, tapos kilometers per hour. Yan, tapos turning lights indicator, neutral, tsaka high beam indicator. Isa sa nagpaganda dito, no, is itong kanyang tank pad. Sa gilid, meron siyang nakalagay na tank pad para hindi madulas sa yung mga legs. Then ang kanyang upuan, napakaangas din, retro, no. Yan. Blue brown, tsaka napakalambot. Dito may nakalagay na 175 SE. So nabubuksan to siya mga kainala kasi may susi siya. So ang kanyang likod is napakaangas, no. Yan, napaka-pogi, retro na retro, classic na classic. Parang siyang sa XXR din, no. So naka dual shock yan. So kanyang braking system is drum brake pa siya sa likod. Yan. So, ito yung lagayan ng paa ng angkas. Tapos ito, isa sa na unique sa motor na ito is yung tambucho na yun. Kitang-kita nyo, napakataas ng kanyang exhaust, no, parang long, naka-long nose siya. So ito yung kanyang main, tapos mayroong labasang papunti dito, extension. So napakaangas niya, unique na unique. Tapos ito, so wala siyang grab bar, no, sa likod. So dito kakapit siguro yung angkas. Tapos ito yung itsura ng kanyang tail lights at brake lights. Yan, bulb type, same sa harap din, naka bulb type. Then may reflectorize dito, then lagayan ng plaka. So ang size ng gulong nito mga kaineral sa likod is nasa 100 by 90 by 17. Yun, maganda rin yung emblem niya dito mga kaineral, no? Napaka classic na classic, bilog na W tapos Kawasaki yun. So pag nakita mo to sa daan is head turner talaga siya makainan, kasi bihira ka lang makakita na ito. Parang ito yung ginagamit ng mga World War pa noon ng mga motor. Yan, retro classic bike.
So ngayon puntahan naman natin ang kanyang presyo. So dito magugulat kayo mga general, no, kung magkano ang presyo ng retro bike na to na mayroong 175 displacement. So ito na. So ang kanyang cash price mga general is nasa 107,500 pesos. So di ba? 175cc siya mga kainan, pero ang kanyang presyo is nasa 107,500. At meron din siyang down payment, o makukuha mo to ang motor na to kung magda-down ka ng 12,000 pesos. Yun. At saka meron kang makukuhang monthly installment sa 36 months na 4,635. Yun. So kayang-kaya sa mga kainan kasi meron pa siyang rebates na 200 pesos. So nandito lang yan itong mga motor na ito mga kainan sa Honda Jeep Jam, katabi lang ng Honda Jeep Jam Lanoy Kalumpang, Biyahero Motor Sales Incorporated sa Lanoy Kalumpang. So again, kung umabot ka sa part ng video na ito mga kainan, gusto kong mag thank you sa patuloy na suporta. So thanks for watching, bye bye.